Hello po, welcome in this video. Ako nga pala si Lindon. Gusto kitang i-congratulate dahil nag-join ka na sa Unity Network. Kung hindi ka pa nag-join, panoodin mo lang itong video para magkaroon ka din ng idea kung paano mo ito sisimulan. Okay? So, ang first na gagawin natin is papakita ko muna sa inyo ang kinita ko dito. Dito na sobrang nakaka-excite kasi in 33 days, kumita na ako ng 62,700. Sobrang grabe yan kasi hindi ko akalain nakikitain ko yan. Pakita ko din sa inyo ang email ko. Ito yung mga cha-chings ko. Tigo 1,000 pesos, may 7,000. Basta sunod-sunod po yan, dami. Ito yung proof na pwede ka talagang kumita gamit ang internet. Okay? So, ngayon may sa members, ituturo ko sa inyo kung paano makuha ang inyong login account, okay? Login passwords at mapalitan nyo na sarili nyong password, okay? So, sisimulan po natin. First is, pupunta kayo dito sa millionario.com. Okay, dito na lang. Eto pala, dito na lang tayo. Kasi pag-register nyo dito, almost 24 hours o mahigit, may dadating sa inyo na email, okay? Gantong email ang dadating sa inyo. Welcome to ATM system. Okay, sample natin to sa isang partner natin na email. Ito ang marireceive nyo. This is Edward Reformina. Ganyan, ganyan. Founder. Tapos, ito yung login. Okay? Nakikita nyo itong millionario.com/wp-login.php. I-click nyo lang yan para mapag-login. Okay? So, dyan, magla-login kayo. Ilalagay nyo yung email at password. Ito yung binigay nila na password. Para mapalitan natin ito, gagawa na lang tayo ng shortcut, okay? Ito nga pala yung user ID. Be sure na isi-save nyo ito. Huwag nyo bubukay ng email na ito dahil napakalaga nito, okay? I-save nyo itong email na to or i-write down nyo. Oh, so, gagawin natin para makuha natin yung mapalitan pala natin itong password nito. Kasi password nito medyo nakakalito. Papalitan natin ang sarili natin password. Ang gagawin nyo lang is punta kayo dito sa millionario.com/wp-login.php. Okay? Ito yan. Yung login here. Galing sa email nyo. Dito sa millionario.com, punta kayo dito sa lost your password. Ilagay nyo lang email nyo dito. Okay? Tayo dito. Copy nyo lang yung email nyo. Pag-copy nyo ng email, right-click, copy. Punta kayo doon, ilagay nyo yung email nyo. Tapos, paste. Get new password. Dito, ipapadala niya sa email nyo yung confirmation link. Okay? Ito, nakalagay, check your email for the confirmation link. Punta tayo ulit sa email natin. Okay, ATM system. Ito, millionario system password reset. Buksan nyo lang yan. Tapos, ito yung username nyo, user ID nyo. Okay? Kiklik nyo lang itong link na ito para malagyan nyo ng bago nyong password. Okay? Isi tayo ng password na gusto natin ilagay. Okay? Kanyari, kahit anong password, pwede nyo ilagay dyan. Kung big letters. Pero kung small letters lang, kanyari ganyan. Depende sa inyo kung anong gusto nyo pangalan. Basta maging creative kayo at be sure na yung gagawin nyong password dito, maaalala nyo. Okay? Tapos, yung password na gagawin natin din sa kabilang sa main account natin sa Unity Network, ayun din ang gagawin natin password. Dapat pareho para hindi tayo malito, okay? So, ito, reset natin. Ayan. Your password has been reset. Pwede ka na mag-login. Okay? Pero para ano, mamaya na natin gagawin yan login dyan sana, okay? Ang next na gagawin natin is, pupunta tayo sa ano naman natin, sa Unity Network account natin. Para makapunta tayo doon, ganito gagawin natin.
Nakikita niyo itong number na ito. Ito. Yan. Kailangan dyan. Dyan nyo ilalagay ang inyong user ID. Yung binigay sa inyo sa email kanina. Tapos ilalagay nyan. userid.theunitynetwork.com. Okay? Remember, userid.theunitynetwork.com. Tapos click nyo lang enter. Okay. So, ito na yan. Ito yung pinaka main account natin sa Unity Network. Para mapalitan natin ang password nito, click mo lang itong forget password. Tapos ilagay nyo lang din ulit yung email na binigay sa inyo na ginagamit nyo doon. Kunya kanina. Okay. Try natin. Kunin natin ulit yung email niya. Ito. Ito yung email sa email. Email ninyo to, okay? Example lang to para kay partner ko sa Lina. Ginamit ko lang. Kunyari, papalitan natin yung password. Lagyan lang natin dyan. Okay? Yan. Tapos, click send email. Yan, may nasend na email sa inyong reset, pang-reset ng password sa yan. Okay? Tapos, punta na tayo doon sa email natin. Ito, support, Unity Network, forgot password. So, makukustomize na natin kung anong password. Ito yung pinaka-password. Copy lang natin ito. Right-click, tapos copy. Tapos, punta na tayo dun sa address na ng ano natin. Ang tawag dyan. Pinaka-address natin. Copyin ko muna yung user ID. Ito yung username, user ID. Copy ko muna. Tapos papalitan ko to. Okay, baka maging user ID niya. Okay, tapos click nyo lang yan. Bali, userid.theunitynetwork.com. Pwede ka na mag-login dyan. Gagamitin mo lang yung email at password mo. Yan, email. Tapos yung password na binigay nila. Yung sa reset. Ito, yung pinakabago. Okay. Ito yung password. Right click. Highlight mo lang tapos right click. Then copy. Then lagay mo dyan. Right click tapos paste. Para mabilis. Then mag-login na tayo. Click mo lang login. Okay, ngayon nandito na tayo sa loob ng basic account ng member. Okay? So, pag naka-login ka na, para mapalitan mo yung password mo, click mo lang ito. Yung may hugis tao. Yung drop down. Click mo profile. Tapos, i-click mo itong password. Dito sa current password, ilalagay mo yung binigay nila na password. Okay, punta ko sa email. Sa email mo, yung binigay nila na password. Copy mo yan. Tapos, yan. Right click, paste. Tapos, dito, ilagay mo na yung password na gusto mo. Okay, pag nalagay mo na yung password, click update profile. Your password successfully updated. So, nagawa mo na. Parehas na yung password mo sa ATM system, tsaka dito sa main account mo sa Unity Network. Okay? So, next na tayo. Paano tayo makakapagsimula? Okay? Pwede ka na mag-login dito kasi napalitan mo na yung password mo kanina.
Remember, parehas na yung password mo sa dito sa ATM system at sa Unity Network, okay? Dalawa ang website natin. Dito yung trainings, tapos meron din trainings dun sa main website sa Unity Network. Doon yung makikita ang earnings nyo. Sa mga bago, nagsisimula, dito muna kayo papasok para makapagsimula sa 10-step training, okay? Login lang kayo dito. Okay, ito, welcome ka na dito. Pag login nyo dito, click nyo lang itong start your journey now. O kaya, pwede kayo na mag-step diretso sa step 1. Okay, start your journey now. Ayun na lang i-click nyo para mapanood nyo ito. Okay, mapapanood nyo itong introduction ni Sir Edward, ni Coach Edward, okay? Tapos, ang gagawin nyo lang, punta na kayo sa step 1. Okay? Para makita nyo yung step 1 dito, ito yan. Mas madali nyo na makita. Kung mobile phone naman ang gamit nyo, i-click nyo lang sa menu para makita ito. Okay? Bale, papanoodin nyo to isa-isa. Okay? Kaya, example, step 1 tayo. Papanoodin nyo lang ito. Tapos mag-take down notes kayo, magka-aroon kayo ng konting quiz para malaman nyo yung mga gagawin. Okay? Okay. Pag natapos nyo itong 10-step, diretso na kayo ng coaching. Pero minsan, may nangyayari na hanggang step 7 lang sila, tapos nakalock yung step 8 to 10. Ayun na yung coaching. Pwede ka na mag-coaching. Kailangan pala mag-coaching ka muna bago ma-boostan yung steps 8 to 10. Okay? Minsan kasi nakalock. Pero minsan nakabukas naman. Kunyari, nandito na tayo sa step 10. Okay? Pagkatapos nito yung step 10, natapos mo na to. Pwede, ito na yung assignment mo. Magpapaschedule ka na ng coaching. Okay? Magkaaroon ka ng one-on-one video call sa isang top earner natin sa company. Tuturo sa inyo kung paano kayo kikita ng first 100,000 to 1 million in 1 year or less. Okay? Ituturo nila yan. So, para mag-schedule ka ng coaching, click mo lang itong schedule coaching now. Ito, panoodin nyo itong video ni Sir Edward kung paano mag-schedule. Okay? Andito naman yung details. Sundin nyo lang. Bale dito, pipili kayo ng date. Pag kinlik nyo yung date, tapos may kulay green, ibig sabihin pwede kayong magpa-schedule. Minsan, puno na yung schedule, okay? Yung date. Pipili lang kayo ng slots na may open na days. Tapos, i-fill up nyo lang yung form. Be sure na tama yung form nyo. Tapos, ilalagay nyo dito yung user ID nyo. Okay? Kaya, importante na ilagay nyo talaga yung user ID. I-save nyo ang user ID nyo. Tapos, ito yung message na isi-send nyo. Copy nyo to sa magiging coach nyo. Sundan nyo lang ito. Mahalaga na matapos nyo ang inyong coaching. Okay? Kasi, ito ang 30 tip. Itong 30 Traffic Implementation Program, nakalock ito. Ang assigned coach nyo lang ang mag-open nito. Okay? Pag-click mo yan, makikita mo, nakalock yan. Hindi mo yan mabubuksan hanggat hindi binubuksan ng assigned coach mo. Okay? So, next step. Kasi madalas matagal ang coaching or natatagalan. Meron akong tuturo sa inyo kung paano nyo malulusutan yan. Okay? Kasi yung iba gustong-gusto na makapagsimula, pwede naman. Para makuha nyo na yung ang mga referral links nyo, ituturo ko na rin. Okay? So, dito sa support.unitynetwork, okay? Click nyo lang yan, support.unitynetwork.com. Yan sa support,
click nyo lang itong affiliates. Okay? Itong affiliates, click nyo itong affiliates resources. Okay? Pag nandito na kayo sa affiliates resources, baba lang kayo dito. Ito yung mga products. Okay? For now, ito ang ginagamit natin. Ito ang pinaka latest at pinakamaganda sa ngayon. Okay? Ito ang pinapromote natin. Click mo lang yan para makita mo na yung mga affiliate links mo. So, click mo ito, view all ATM affiliate links. So, ito na yan. Baka nagugulat ka, ang dami. bali, ganito yan. Ang pinakakokopyahin mo is, ito, wag na itong lead capture page lang yan. Ito, dito tayo magsa-start. Ito ang pinaka-importante, okay? Itong lead capture page. Ito ang part 1 video. Ito yung part 2 video and part 3. Pinaka-importante itong student enrollment page. Kasi dito mag-i-enroll ang mga members nyo. Dito nyo sila isa-sign up. Okay? So, ang gagawin nyo lang dito is kukopihin nyo lang ito. Okay, kopihin mo lang yan. Sige. Lagyan muna natin ng title. Right click, copy. Tapos, mag-open ka ng notepad. Ako itong ginagamit ko. I use Evernote notepad. Pwede nyo rin i-download ito. Or kahit anong notepad sa Windows, pwede. Okay, lagyan mo ng title. Copy mo yan. Ito. Lead capture page. Tapos, diba na, ito, copy mo na ito. Pwede mo rin ito copy yung dalawa. Depende sa'yo. Okay? Pero, pwede na rin ito. Ay, ito na lang sa baba. Kasi, sobrang dami na gumagamit itong links. Madalas na bablock sa Facebook. Okay? Ito na lang sa baba. Highlight mo, tapos right click, tapos copy. Tapos punta ka sa notes mo. Yan. Right click mo yan, tapos paste. So, ito, yan link na yan. Itong nakalagay, your affiliate ID. I-edit nyo lang yan. Ilalagay nyo lang sa dulo yung affiliate IDs. Okay? Copyin natin tong title nito sa video 1. Copyin natin video 1. Copy. Ito na sa baba, copy natin. Mamaya, bibigyan ko din kayo ng links na iba. Ngayon, ito tuturo ko para alam nyo siya gawin step by step. So, kuha mo na yung part 1, part 2 na. Right-click, copy. Mahalaga talaga na na meron kayong notepad. Kasi dyan nyo kukopyahin or isi-save ang mga important notes nyo. Then, part 3. Copy. Okay, focus lang tayo muna dito. Tapos, itong huli, ito yung pinaka-importante, yung student enrollment page. Copy niya yung pangalan. Remind ko lang kayo guys, hindi nyo pwede i-post itong student enrollment page nyo, yung link sa Facebook dahil naka-block ito. Dahil sobrang daming gumagamit. Okay? So, ito na. Itong 5. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5. Bali, 5. 5 links. Ito ang pinaka-importante na ma-save nyo, okay? Itong lead capture page, itong una, kunyari, lalagyan natin na numbers. Kunyari, ito yung user ID nyo. Ganyan lang yan. Hayaan nyo na yan. Stop nyo yung user ID nyo. Kunyari, ito. Edit nyo yung dulo. Highlight nyo tapos backspace. Tapos paste. Right click, tapos paste. Ganun din dito. Backspace. Highlight yung dulo, backspace, tapos right click, paste yung ID. Dito naman, sa gitna nyo, ano, dito nyo sa gitna, hindi nyo pwede i-click agad, i-click mo lang dito sa message, tapos click nyo yung arrow, para matanggal nyo itong name, backspace, tapos control V, or paste, para matanggal. So, ito na yung magiging links nyo, okay? Pwede nyo na ito gawing lagyan ng titles. Ang mahalaga dito, lahat yan. Pero, itong gamit natin, ito una, lead capture page. Yan yung pang post natin, halos. So, ito naman, pwede nyo rin isend sa kanila, direct sa mga, sa messenger nila. Okay, so nakuha na natin yung mga importanteng links, itong limang links. So ang kailangan na lang natin gawin, ito, paano gamitin ang Bitly para ma-customize ang affiliate links natin. Okay, so ganito lang, punta tayo sa Bitly, bit.ly, bit.ly.com. Ay hindi, bit.ly lang pala. Okay. Bali dito, kung hindi pa kayo nakaka-register, maganda gawa muna kayo ng account. Okay? Libre lang naman ito, mag-register kayo. Kasi pag hindi kayo nakapag-register, hindi nyo makakustomize yung links nyo. Bibigyan lang kayo ng random words. Kaya maganda mag-register kayo sa Bitly. Okay, so ang gagawin natin para makustomize, punta tayo sa notes natin. Kunyari, ito yung lead capture page 2. Highlight natin yan, then right click, then copy. Tapos dito, click mo itong create. Tapos paste mo dyan, right click, tapos paste. So, tapos bibigyan ka na niya ng certain links. Okay, ito na yan. So, maiksi na yan. Problema, hindi mo matatandaan yan. So, maganda, gagawa ka ng personalized link mo. Pwede mo ilagay dyan kahit ano. Kunyari, example. Okay, type natin dito kaya ATM-free access. Pwede din yan. Tatry natin kung papasok yan. Kasi pag hindi yan pumasok, ibig sabihin may nakakuha na yan ng links na yan. So, try natin save. And boom, pumasok. Okay, ATM free access. Pag hindi yan pumasok, pwede kayo mag-isip ng kahit na anong words. Okay? So, ganyan na yan. Copy nyo na yan. Copy. Punta na kayo doon. So, ito yung lead capture page mo. Ito na yung magiging link mo dyan. So, ito na yan. Nag-guess nyo na ba yung idea? Pwede mo na rin ano yan. Tanggalin. So, isa-isahin mo lang yan. Nag-guess nyo yung idea. Copy natin yung free video 1. Gawa tayo ulit. Okay. X mo lang ito. Tapos, lagay natin. Kunyari, example, ATM. Free video 1. Remember, pag nilagay nyo dito, big letters lang din yung gagamitin nyo. Kasi kailangan exact yung letters. Kung may maliit, maliit. Malaki, malaki. Kaya ito. Kung ganito, pwede rin to. Okay, try natin save. Okay, na-save. Ngayon, na-save ko na to. Ibang name na lang yung ilalagay nyo, okay?
This is for example purposes lang naman. Para may idea kayo. Okay. So, ganun lang and so forth lang. Isa-isahin nyo yan. Tapos, itong, pag natapos nyo itong 2 and 3, kanyari, video 2, video 3, ganyan. Ito naman, itong enrollment page. Copy. Tapos, X mo na to. Create ka. So, right click, paste. Tapos, yan. Lagyan mo na lang. Kanyari, ATM registration. ATM registration. Subukan ko kung pwede yan. O, hindi na pwede. Pwede yung registration form. Try ko yan. Okay. O yan, pasok na. So, copy nyo yan. Punta kayo sa notes nyo. Then, andyan na. Kompleto ka na. Kanyari, nalagyan nyo na yan lahat. Okay? So, mas madali nyo na siyang gagamitin. I-organize nyo na lang. Pagsamasamahin nyo na lang. So, example, ganyan. So, kung naka-ano ka na, naka-bit links ka na. So, mas madali mo na siya matandaan. Mas maiksi na. Pag in-share mo na siya, mas madaling isulat, kaya madali mo i-memorize. Okay, so ganun lang siya kasimple. Okay, quick recap lang sa mga natutunan natin ngayon. Okay, dito at least natutunan natin paano makuha ang login details mo, mapalitan mo ito agad ng sarili mong passwords. Okay, sa Unity Network account mo, yung main account, tsaka sa ATM. Okay? Tapos, paano ka makakapagsimula sa 10-step trainings at makapag-set ng schedule mo for coaching, one-on-one coaching? Paano gamitin ang Bitly para ma-customize mo ang affiliate links mo? Okay? So, ito yung mga links mo. Save mo yung 5 yan. Napakahalaga yan. Tapos, ito. Save mo din ito, ganitong format para hindi ka malito. Okay? Save mo ang login details sa training account sa ATM, millionario.com/wp-login.php. Tapos, ang username mo lang yung email mo at password na ginawa mo. Sa pag-login naman dito sa may main account mo, sa may Unity Network, itype mo lang ang una user ID mo. Okay, userid.theunitynetwork.com. Okay, save mo, userid.tuldok.theunitynetwork.com. Diyan ka maglalagin sa main account mo. Tapos, ilalagay mo lang ang email at password mo. So, sa mga may tanong, sa mga gusto pang may malaman, pwede ko naman kayo i-guide, i-message nyo lang ako anytime sa mga members na. Sa mga hindi pa members, feel free to message me anytime. Pwede ko kayo i-guide. Okay, ito nga pala ang aking main account kasi meron ako mga ibang Facebook accounts din. Pero ito ang aking pinaka-main account. Pwede ko kayo guide anytime. Basta gising ako, pwede ako mag-reply. Basta hindi ako busy, okay? So, hanggang dito na lang. I hope na may natutunan kayo. Kahit medyo magulo-gulo ang pagtuturo ko, sana naintindihan nyo. Feel free to message me anytime. Okay? Hanggang dito na lang. Thank you and God bless.